magandang-maganda ang halaman nating lahat. At syempre, kayo rin pong nanonood. Welcome po ulit sa ating channel, sa Campian Vlog. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like mo na rin po itong video. Ang mga kakampi natin dyan sa paghahalaman, welcome po. And magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo ng tamang paraan ng pagpaparami ng... Ito po, tinatawag na Diefenbachia longispata, kung tama ang pagkakapronounce ko, o mas kilala dito sa atin na elephant ear. At samahan nyo din po akong maglipat nitong mga bagong pananim namin. Ito, waves of love, pelodendron, at saka itong napakasikat na silum. So, simulan na po natin. Ito po yung elephant ear natin. Kung makikita nyo, meron siyang tatlong bulaklak. At napakalaki na niya. Napakahaba na ng kanyang stem. 7 years old na po ito. Ito yung stem niya. Yan. Kung makikita nyo, napakahaba na. At tinanggal ko na doon sa pagkakatanim. Ang gagawin po natin ay puputulin siya dito. Tapos dito at dito. At yung dulo natin ay itatinim natin. So, gagamit po tayo ng ito, cinnamon. Ito yung gagamitin natin para hindi masira yung stem na itatanim natin. At saka gagamit din tayo ng growth hormone. Yan. Yung dalawang cuttings, sisiguraduhin natin na may ugat. Puputulin siya dito, tapos dito. Para parehong may ugat yung dalawang cuttings natin. Ito. Lemon? Bang amoy? Ibang amoy. Tapos ito, ikakat natin siya dito. Siguraduhin natin na may ugat pa rin siya. Para ito tutubo, then ito tutubo rin. Sigurado na po ito, hindi na po tayo gagamit dito ng growth o yung root hormone kasi may roots na po siya. Medyo matigas na po siya dito kasi ano, nasa pinakapuno na ito. Meron tayong dalawang cuttings. Mabaho pala ito. Tapos ito, puputuli natin dito. Dito kasi ito yung bud niya. Oh. Dito siya magkakaroon ng dahon. Sa taas lang ito. Dito. Ito meron na siyang ano, may sprout na siya kaya dito natin puputulin. Para itong sprout na ito magtuloy-tuloy na. Oh, ito po nakaapat tayo maliban dun sa pinaka dahon niya. So ito itatanim natin. Itong dalawa dahil wala siyang ugat, lalagyan po natin siya ng growth hormone o root hormone dito sa ilalim at saka sa ibabaw lalagyan natin siya ng cinnamon. Nababad na po natin yung dulong bahagi sa root hormone ng 15 minutes. Tapos ang gagawin na po natin ay ilalagay dito sa malaking baso kasi napakalaki ng mga dahon niya. Ayan o, napakalaki. Kaya lalagay din natin sa mas malaking baso. So, dahil pakurba yung ano niya, yung stem niya, mangyayari sa gilid to, tapos sa gitna pa rin yung pinaka stem niya. O yung pinaka, yung dahon. Yan mga kakampi, tapos na po tayo. Nailipat na natin sa malaking baso. So, ang gagawin natin dito ay, huwag muna siyang didiligan ng napakaraming tubig kasi binabad natin siya sa growth hormone. So,
ang gagawin natin ay pakunti-kunti lang po yung paglagay ng tubig at saka ilalagay natin siya sa lugar na hindi siya maiinitan o ano lang, konti lang ng init ang natatanggap at hindi dapat siya magalaw sa loob ng 3 buwan. Yan mga kakampi, itatanim na po natin itong may mga ugat na. Ang gagawin lang po natin ay ilagay sa paso tapos lagyan natin ng matabang lupa. Maghihintay tayo ng 3 to 5 months dito para magkaroon siya ng panibagong dahon. Lalagyan po natin ng cinnamon powder yung ibabaw para hindi siya manubig yung ibabaw na parte. Kasi pag nanubig ito, ang mangyayari po ay malalambot at masisira yung ibabaw papunta na po doon sa ilalim. Kaya lalagyan natin itong cinnamon powder. Yan mga kakampi, ililipat na po natin itong selum sa bago niyang pot. Ito. Yan. Ito na yung magiging permanent pot niya. Lakihan natin kasi itong selum, tumatagal po ang buhay nito at lumalaki po siya. Kaya dapat nasa malaking paso din po siya para makapwelo at mas lumago. Yan. So para hindi mahirapan yung ating selum sa bago niyang pot at hindi siya malanta, hindi masira, hindi natin tatanggalin itong black bag niya. Lalo na't ang pinagtubuan sa kanya ay rice hull. Kapag tinanggal natin ito, ay maaaring bumagsak yung lupa at masira yung mga ugat. So, iiwasan po natin yan. So, ang gagawin po natin ay lalagyan lang natin ang mga butas-butas itong black bag tapos ilalagay lang natin siya sa paso. So, para hindi siya masira o hindi mabugbog yung ugat sa pag-ano natin, sa pag-transplant natin. So, yun mga kampi. Na nalipat na natin sa permanent pot yung ating selum. 2 down, 2 to go. Susunod, ito naman pong waves of love. Putasin na natin. Mga kakampi, natapos na natin. Ipapakita ko na po sa inyo yung mga lahat ng ginawa natin. Nailipat na po natin sa permanent pot itong 3 halaman na ito, itong bagong halaman namin. At yung pinakadahon ng elephant ear, nandito na po siya. Nailipat na din po natin sa kanyang permanent pot. At yung mga pinutol natin na stem, nandito na po yung 4 na yan. So yung 2, may ugat na, success 100%, tutubo po yan. Itong 2, dahil nilagyan natin ng growth hormone, 90% tutubo po yan. Maraming salamat po sa panonood. At kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayon, please show the love and subscribe and like. I-hit niyo din po yung notification bell para updated kayo every time na may i-upload po akong video. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa susunod kong vlog. Diyos mabalos sa Indogabos.